And what's up mga kabrainy, kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. And welcome back po sa akin dahil medyo matagal tayong hindi nakapag-vlogs. And marami pong nangyari sa loob ng more than 20 days po na hindi natin paggawa ng video. Siyempre, nakita nyo naman sa mga post ko sa ating Facebook page. Nagbakasyon muna tayo, nagpahinga muna tayo siyempre from school works. Hindi po tayo kumuha ng summer class for the first time in the past 3 years po. Kaya nakauwi tayo sa probinsya. And apart from that, syempre good news po mga kabrainy dahil na-receive na po natin yung ating Google AdSense. So maraming salamat po sa mga unang naniwala at sa patuloy po na sumusuporta, nanonood na ating mga videos and vlogs, sa mga patuloy po nag-share, nag-leave na kanila mga comments, maraming salamat po. At ganoon na rin syempre sa ating pong mga followers sa ating Facebook page na may the same name, Cabrini TV. So welcome po sa inyong lahat. Ako po si Cabrini TV at gumagawa po ako ng mga videos patungkol sa mundo ng aviation at sa buhay ng isang aircraft mechanic. Alright, so for today's video mga Cabrini, pag-uusapan po natin ang tungkol sa limang misconception ng 2-year aircraft technician course. So malimit po itong itanong sa akin and malimit ko rin po makitang itanong sa ating comment section sa mga previous videos po natin. So marami po sa mga kabrini natin, lalo sa mga estudyante po natin, ang medyo naguguluhan and kalimitan po ay merong misconception or misunderstanding patungkol po sa 2-year course or sa 2-year aircraft technician course. Kaya naman naisip ko po na ito ang pag-usapan natin sa ating vlog. So number 5 mga kabrini sa ating listahan, iniisip po ng ating mga estudyante na kumukuha or may bala kumuha ng 2-year aircraft technician course na sila po ay hindi magiging qualified sa pagkuha ng MTP or ang AMTP, ang Aircraft Maintenance Training Program. So base po sa pag-research ko at sa pagtatanong-tanong and based na rin po on my experience nung ako po dati ay nag-attempt na kumuha ng MTP, ay pinapayagan po may mga companies po na pumapayag na ang kanila pong mga trainee para sa maintenance training program po ay graduate ng 2-year course. And even now po, marami akong nababasa dun sa mga requirements na pinopost nila nung nagsimula pong ulit na mag-hire ng AMTP, ang mga MRO, na basta tapos po sila ng 2-year course ay pinapayagan po nilang kumuha ng ganitong klaseng training program. Kaya naman kung ikaw po ay kumukuha ng 2-year course or graduate ng 2-year course, huwag kang mag-alala dahil meron at meron pong company na mag-hire sa'yo para mag-undergo sa kanilang aircraft maintenance training program. Number 4 sa ating listahan mga kabrini sa misconception po or misunderstanding ng mga kumukuha or may bala kumuha ng 2-year aircraft technician course is mas less daw po yung opportunity. So siguro dito sa Pilipinas, masasabi natin na unfortunately, karamihan talaga sa mga company na nag-direct hire, ika nga, ay hinahanap nila yung bachelor's graduate. Pero believe it or not po, sa ibang bansa, kapag kayo po ay nag-apply, as long as kayo po ay properly trained, license, may rating po kayo, yung pagiging 2-year graduate mo or pagiging bachelor's graduate mo po minsan ay hindi na siya gaanong nagiging ganong kabigat na bearing, ika nga, hindi na siya nagiging ganong kalaking epekto sa pag-a-apply mo. Kasi kahit naman 2-year course graduate ka or kahit naman BS yung natapos mo, ang labanan pa rin po is yung experience na meron ka, yung qualifications, kasama na po dyan syempre yung lisensya mo, yung mga trainings and ratings na meron ka po. So, wag po natin iisipin na kung ikaw ay kumukuha ng 2-year course or graduate ng 2-year course na aircraft technician po ay less ang opportunity na makukuha mo. Ang labanan pa rin po, mula noon hanggang ngayon ay syempre yung experience pa rin, yung galing mo pa rin sa trabaho, yung pakikisama mo pa rin sa magiging katrabaho mo and yung willingness mo para matuto sa bagong patakaran or bagong kaalaman sa trabaho mo. Number 3 natin mga kabrainy, ito talaga yung nung unang beses ko itong marinig or unang beses tinanong sa akin ay medyo di ko alam kung matatawa ba ako or magagalit ba or mixed emotion ika nga. So may nagtanong sa akin ito na kapag ikaw daw ay 2-year course graduate ay magtatrabaho ka daw under ng mga BS graduate. So ako na po mismo magsasabi sa inyo na hindi po ito totoo. Hindi porque 2-year course graduate ka lamang po ay magiging under ka na lagi sa entire career mo ika nga bilang aircraft mechanic ng mga BS graduate. Gaya po ng sinabi ko kanina doon sa number 2 natin about sa opportunity, ang labanan pa rin po ay kung gaano ka well-trained, kung ano yung mga certifications and ratings na meron ka,
kung ano yung klase ng lisensya and of course mga experiences po na meron ka. So hindi pwedeng sabihin natin na under ng mga bachelor's graduate po yung ating mga two-year course. Marami po akong mga kakilala, meron din po akong mga naging boss na nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magtrabaho sa field na kung saan ay sila po ay mga two-year course o mga vocational graduate po. So tandaan natin mga ka-brainy, wala po ito sa course natin. Maaaring sa simula, sa pag-apply mo ng trabaho ay hahanapin or maaaring may mga company na magtanong kung ikaw ay bachelor's graduate, bachelor's degree holder or two-year course. Pero pagdating po sa trabaho, pantay-pantay na po yan. Again, ang labanan po ay ang galing. Ang labanan po is yung willingness mo nga po na matuto and willing to be trained, ika nga. And yung talagang pagkakaroon mo ng ika nga is uhaw sa kaalaman sa pagiging isang aircraft mechanic. Next natin mga ka-brainy, pangalawa po sa mga misconception na mayroon sa ating two-year course graduate na malimit din po itanong sa akin ng mga estudyante ko at ng mga ilan nating ka-brainy, na kapag ikaw po ay graduate ng two-year course aircraft technician, ay hindi ka po qualified to get the airframe and power plant rating. So I think nabanggit ko na po ito sa mga unang videos ko, lalo po dun sa video ko patungkol sa lisensya natin, na ang requirements po ng CAAP as per PICAR Part 2, kailangan po ng isang aplikante ng lisensya na magkaroon ng at least 30 months of training para po makuha niya yung parehong airframe and power plant na rating. So sa ating po mga bachelor's degree graduate, sa mga BS graduate po natin, automatic na po na makukuha ninyo yung ANP. Pero sa ating po mga two-year course, ang kailangan mo lamang po ay magkaroon ng 6 na buwan pang extrang training dahil yung 2 years na pinag-aralan mo ay considered as 24 months po yun. So kung 30 ang requirements, kailangan mo lang ng 6 months of training para mabigay sa iyo ng CAAP yung airframe and power plant. And ito po yung in-encourage ko lagi sa mga estudyante ko na kumukuha ng 2-year course kasi sayang din naman. Although hindi natin sinasabing masama kung airframe lang or power plant lang yung kukunin mo. Pero syempre, dahil pwede naman at qualified naman kayo given na meron nga po kayong 6 months additional training, so why not kunin na po natin yung parehong airframe and power plant na rating. So sa ating po mga ka-brainy na kumukuha ng 2-year course, again, pagka-graduate nyo po, hanap lamang po kayo ng company na pwede kayong mag-train for the next 6 months or magbigay sa inyo ng 6-month certification training para po makuha ninyo yung airframe and power plant na rating sa ating lisensya. And lastly mga ka-brainy, last but definitely not the least po, ang una sa ating listahan na mga misconception po ng patungkol sa 2-year course, aircraft technician course, ay hindi sila magiging priority during application po. So, ulitin ko lamang po yung nabanggit ko kanina again sa number 4, yung about sa lesser opportunity. Kapag tayo po ay nag-apply, yes, may mga company, let's admit syempre yung mapait na katotohanan na mayroong mga company talaga or maaaring mayroong mga nag-hire na kung saan ang mas unang tinitingnan nila is yung tinapos. So kung ikaw ba ay bachelor's degree graduate or 2-year course graduate, saang school ka ba nang galing? Maaaring meron at meron po talagang mga ganong klaseng nag-hire. Pero mostly naman po, ang tinitingnan lagi nila is yung qualifications na meron ka. So kasama po dyan, gaya nung nabanggit ko kanina, lisensyado ka ba or hindi? Ano ba yung ratings na meron ka? Ano ba yung mga experience mo? Anong klaseng aircraft ba ang nahawakan mo during your on-the-job training maybe? If this is your first time applying for a job or baka may previous job ka na and tatanong nila kung ano ba yung aeroplano na hawak mo noon or nagkaroon ka ng experience, ika nga. And syempre, kung ano ba yung mga certifications and ratings na meron ka. So yan talaga yung magiging labanan ika nga. So sinasabi ko nga po sa mga estudyante ko na kung sakaling lahat tayo po, 10 tayo mag-apply at lahat tayo ay merong lisensya, so ang labanan na lang po dyan is ano ba yung natutunan mo during your on-the-job training? Anong skills ba ang meron ka na pwede mong makontribute dun sa company para syempre magawa ng maayos at may quality ika nga yung ating trabaho. So kahit sabihin natin bachelor's degree graduate ka, may lisensya ka, pero during the interview naman, hindi mo alam yung mga basics, yung mga fundamentals. So very important po yan. How to use proper tools, how to read manuals, how to follow instructions, how to ask questions. Ito po ay mga simpleng bagay na tinitingnan din po syempre ng mga nag-i-interview, tinitingnan po ng ating mga manager, ng mga quality inspector po. So again, ang labanan pa rin po is yung skills, yung kakayanan na meron ka sa oras ng pag-apply ng trabaho. Alright, so yun po mga ka-brainy, ang nabanggit po natin ay 5 lamang sa mga malimit po na maging misconception ng ating pong mga kumukuha or may balak na kumuha ng 2-year aircraft technician course. So again mga ka-brainy, huwag po nating lilimitahan yung sarili natin sa mga opportunity na to kasi baka mamaya ang nangyayari is ikaw na mismo yung nagbibigay ng limit sa sarili mo
kaya nahihirapan ka rin mag-apply. So, gaya nga po ng mga nabanggit ko dati sa aking mga naunang videos, na wag lang po tayong mahiya or matakot na sumubok. Kung ikaw man ay 2-year course graduate and naghahanap sila ng qualifications na medyo mataas, or sabihin na lang natin, medyo kulang yung qualifications or credentials na meron ka, subukan mo pa rin dahil malay mo, makachamba nga po. And again, syempre, para makuha natin yung klase na trabaho na gusto natin, let's also equip ourselves po. Importante yon na bukod sa pag-take ng risk, bukod sa pagkakaroon ng makapal na mukha sa pag-a-apply, kailangan syempre equipped din po tayo. Dapat tayo rin po ay properly trained. Kung may mga trainings tayo na pwede nating atinan o pwedeng kuhanin, especially kung libre po, then why not? During your on-the-job training, pagbutihin natin, magtanong tayo sa mga inspector, sa mga kapwa natin mekaniko, para yung mga natutunan natin sa school ay mas mabigyang linaw. And alam naman natin na iba pa rin syempre yung practical experience during your on-the-job training compared dun sa mga learnings po na nakukuha natin sa school. So kung natutunan natin yan sa school, tapos may apply natin sa on-the-job training natin, so even better po, mas mag-i-improve yung skills and knowledge natin. So yun lang po mga ka-brainy, I hope meron po kayo natutunan kahit papaano sa ating maikling video. So again po sa ating mga bagong subscriber, welcome po and thank you very much sa patuloy po na panonood natin mga videos. Kung hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, please follow us po, the same name, Ka-brainy TV. At kung hindi ka pa naka-subscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong upload na videos and vlogs. So again po mga ka-brainy, maraming salamat po. Let's all keep safe and let's continue praying for everyone's safety. God bless us all and bye for now.